Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tinitipon po tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukan sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin nawa tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Ignacio de Loyola para ipalaganap sa tanan ang lalong ikadarakila ng iyong ngalan. Sa tulong niya at sa pagtulad sa kanya, sa pakikihimok dito sa lupang ibabaw, kami naway paging dapating maputungan kasama niya sa kalangitan, sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises nang sila'y nasa bundok ng Sinai, bibilang kayo ng 7 taon ng pamamahinga, 7 tigpipito, 49 na lahat. Pagkalipas nito, sa 10th araw ng 7th buwan, araw ng pagtubos, hihipa ng malakas ang mga trumpeta sa buong lupain. Sa ganitong paraan, itatangi ninyo ang 50th taon. Ipahahayag ninyong malaya ang lahat sa buong lupain. Ito'y taon ng inyong paglaya. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan at ang lupaing na ipagbili ay isasauli sa dating may-ari. Sa taong iyon, huwag kayong magtatanim sa inyong bukirin. Huwag din ninyong aanihin ang bunga ng mga halaman na kusang tumubo. Sapagkat ito'y taon ng pagdiriwang at itinalaga para sa akin. Ang inyong kakanin ay ang bunga na tuwirang pinitas sa bukid. Sa taong iyon, bawat isa sa inyo'y babalik sa kanyang ari-arian. Kung magbibili kayo o bibili sa inyong kapwa, huwag kayong mandadaya. Magbabayad kayo ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya. At magbibili naman ayon sa dami ng taon ng pamumunga bago dumating ang sunod na taon ng paglaya. Pagdami ng taong natitira pa, mataas ang halaga. Kung iilang taon na ang natitira, mas maliit ang halaga, sapagkat ang batayan ay ang dami ng pag-aani. Maging tapat kayo sa isa't isa at matakot sa akin. Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ay patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin,
iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, siya ay si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan. Ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, kayo din sa kanilang mga nasa tahanan, nasa mga barangay chapel natin at mga nakikinig sa atin, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Sa mga nandito sa Dambana, medyo madami-dami tayo ngayong umaga. Hindi ko alam kung bakit ho kayo narito. Baka may nagbe-birthday sa inyo o anniversary. Ba't ho nandito kayo mga charismatic? Anniversary niya? 30? 38? Ba? Katagal na rin niya, no? Parang nangaunti na kayo. Saan na yung ibang member niyo? Gumraduate na? Online? Kasi dati, tanda ko nung ako'y seminarista, charismagic na kayo eh. Mga tawag ko dati, member ng mga charismagic eh. Kasama nyo si Sister Elma, no? Nasa langit na. At saka yung driver ni Sister Elma, nung pahalan nga nun.
Ay, Arsenio, yun. Tanda ako dati, nung ako'y seminarista eh. Sakasama namin kayo ni Father Ed sa misa. Sir Ed, di ba, member nyo? Si Sir Ed? Member nyo ba si Sir Ed? Mr. Villalobos? Charismatic yan, di ba? Parang siya ang nagre-represent sa inyo eh. Pag may meeting, nandiyan si Sir Ed. O, principal ko yun si Sir Ed eh. Muntik na ako hindi maging pare, gawa ni Sir Ed. Hindi ako nirecommendan yan eh. Ito mo nga naman, no? 38 years. Congratulations po sa inyo. Sana'y tuloy-tuloy ang inyong paglilingkod sa simbahan. Matagal na, no? 38. Ito nyo, hindi kayo nagsasawa. Yan ang hamon ng ebanghelyo sa atin ngayon eh. Pinagdiriwang din natin ngayon ang paggunita kay San Ignacio de Loyola. Sino ba si San Ignacio? Saint Ignatius of Loyola. Si Saint Ignatius ay Espanyol. No? Kaya nga Loyola, tag-Spain. siyang nagtatag ng Society of Jesus. Yung Jesuit. Kaya ako nakilala si San Ignacio de Loyola. Dati hindi ko naman ito kilala. Hindi ko kilala si San Ignacio dati. Narinig ko lang kanyang pangalan. Pero nakilala ko siya nung ako'y nag-aral sa Italy. Doon ako pumasok sa Gregorian University. Pontifical Gregorian University. Universita Pontificiana Gregoriana. At siya yung nagtatag ng samahan ng mga Eswita. Kaya nung ako'y nag-aral doon, yun, nakilala ko si San Ignacio. Siya pala'y pito silang magkakasama at nagtayo ng samahan, mga pari, na maglilingkod sa simbahan at susunod sa mga, well, kung ano, kalooban ng Santo Papa. Siya yung nagtatag ng universidad na yun, yung Roman College, isang sundalo na itinalaga ng kanyang sarili sa paglilingkod sa bayan. Kaya lang ay nasugatan at sa kanyang pagninilay ay iginiya siya ng Espiritu Santo sa buhay pagkareliyoso at buhay pagkapari. At yun, dumami sila ng dumami. Kilala natin sila bilang tawag ng mga Jesuits. Dito sa Pilipinas, yung Ateneo University ay kanila. Kaya yung mga Eswita. Kamangha-mangha itong buhay ni San Ignacio. Sapagkat sa kabila ng mga pagsubok na kanyang pinagdaanan, hindi siya nang hinawa na makapaglingkod sa simbahan at sa Diyos. Ganon din sana tayo. Kahit na tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok, saan ay magulo ang buhay dito sa paglilingkod sa simbahan, huwag tayong manghihinawa. Tulad niyo, mga charismatic, biro niyo, tagal na, 38 years, ano? So, huwag tayong manghihinawa kahit madaming pagsubok. Nawala na yung ibang members niyo, gumraduate na. Yung iba naman, mga senior na, no? Sister Nene, tiyaga, no? Parang, kahit anong gawin kong pagbabawal sa inyo, eh, ano? Talagang matigas ang ulo ninyo, napunta pa rin kayo dito, ano? Kahit sabihin ko na, Sister Nene, bawal eh. Eh kayo, nandito pa rin kayo, ano? Wala kaming magawa sa inyo, ano? Kahit naman nung panguna, talagang pasaway na kayo, ano? Talagang, kita nyo, hindi kayo nangihinawa. Kahit na anong mangyari, ba yung tinatanong doon, yung iyong kalooban eh? Dedikado ka ba? Kahit anong gawin, kahit anong harapin mong pagsubok, katulad ni Juan Bautista, napugutan ang ulo. Walang makakapigil sa atin sa paglilingkod. Lalo na kung bukal at mula sa iyong kalooban, yung paglilingkod mo. Kahit na ang daming pagsubok sa simbahan, eh siyempre, hindi may iwasan. Madami tayo dito, iba't ibang grupo, may kanya-kanyang ugali, may kanya-kanyang gusto. Minsan eh, tayo ang pasaway. Ito ang gusto ng pare, ay hindi, ayaw ko. Ako masusunod. Ganyan tayong ugali minsan eh, di ka? Ay, patuloy pa rin tayo. Kahit na may kumukontra sa atin, may wala tayong magagawa. Sumusunod lang tayo sa kalooban ng Diyos.
At ang Diyos ang magpapasya, hindi tayo. Kung tama ba o mali itong ating ginagawa, ang Diyos ang makakapagsabi sa katapusan, pag-arap natin sa Kanya, kung naging matagumpay itong ating ginagawang itong paglilingkod. Ang masaklap, bay, kung patatapos ang 38 years, ay doon tayo, magkikita-kita sa impyerno, ano? Ibig sabihin, hindi effective itong ating ginawang ito, ano? Sapagkat baka tinignan ng Diyos, hindi ayon sa Kanyang kalooban ang ating ginagawa. Ano? Kahit pa 38 years na kayong nagsiserve, pero ang ginagawa nyo, hindi ayon sa kalooban ng Diyos, sa impyerno ang punta ninyo. Ano? Sa impyerno ang punta natin pagka ganon. Kaya mahalaga sa ating paglilingkod, ang sinusunod natin, hindi yung gusto natin, kundi kung ano ang kalooban ng Diyos. Dahil kahit 100 taon tayong maglingkod, eh kung hindi ayon sa kalooban ng Diyos itong ating ginagawa, at ang ginagawa natin ay ang ating gusto, matigas ang ating ulo, pasaway tayo, abay, doon natin malalaman yun. Pagharap natin sa Diyos. Abay, kung pagharap natin sa Kanya, sabi ba, mabuti ang iyong ginawa, naging tapat ka, dito ka. Ay di, katulad ng nangyari kay San Ignacio, sa kabila ng kanyang mga pagsubok na pinagdaanan, may nasa kaluwalhatian ng Diyos. Si Juan Bautista, kahit na hari na mismo, si Herodes na, ang kumukontra sa kanya, dahil sa kanyang pagsasalita, sa katotohanan, yun ang isang magandang makita natin dito. Kapag tayo naglilingkod, at tayo ay nasa katotohanan, may kahit kontra sa atin ang lahat, paninindigan natin. Kahit na manganib ang ating buhay, kahit na tayo maging martir, katulad ni Juan Bautista, napugutan ang ulo, sa pagsasalita, sa katotohanan. Abay, medyo mapanghas itong si Juan Bautista, si Herodes, na kinakasama ang asawa ng kanyang kapatid. So si Herodias, kabit ni Herodes, ay pinuna ni Juan Bautista. Hindi siya natakot. Mapanghas na nangaral, mali ang iyong ginagawa. Eh minsan yun ang masakit eh, no? Kapag ka sinasabi sa atin ang katotohanan at tayo ay nasasaktan, nagagalit tayo. Pero kung tunay na tayo ay propeta at tayo ay nakay Kristo, hindi tayo matatakot na magsalita sa katotohanan kahit nasabihin ng ibang na kadami na sinasabi ng paring iyan. No? Yung paring iyan, napakadaldal din kung ano-ano sinasabi niyan. Ganyan niya ng ganyan. Ay, wala tayong pakialam dahil ang sinasabi naman natin kay Kristo. Diga, ano? Hindi na, bahala kayo, magpuputa kayo diyan, magreklamo kayo kung gusto nyo. Basta ako, alam ko, ako Paris Priest dito at ang pangangaral ko, yung bunga ng aking pagninilay na ako'y naniniwala, nagiyan ng Espiritu Santo. Sapagkat bago naman ako tumayo dito, ako'y nagdasal. Simula pa kagabi, ako'y nagninilay na. Misan nga lang, mayroong mga napapadagdag, adlib, ano? Tulad ngayon, nakita ko itong mga charismatic, ako natutuwa sa mga ito dahil lang seminarista pa lang ako. Napaka-active na ng charismatic eh. No? Oh, seminarista pa lang ako. Kami, nung ako immersionist, ako'y kasama ni Father Ed eh. Nagsiserve kami. Sapagkat si Father Ed, ang laging tatawagan ni Sister Elma, kapag may misa, yung mga member ng mga charismatic, kung saan man, noon, uso pa ang misa sa bahay. Ang mga ito, mahilig magmisa sa bahay. Kahit ayaw ng Paris Priest, tatawagan si Father Ed. Si Father Ed naman, isa pa din pasaway, magmimisa doon sa bahay. So kasama kami. Ano? Ako na may brother, wala akong magawa. Sabi ni Father Ed, sumama ka. So kasama ko yung mga charismatic. Kaya ako'y natutuwa. Eh, Paris Priest ako, nandito pa rin kayo. Salamat sa inyong paglilingkod. Sapagkat ako naman may bata pa, ay yan yung unang-unang grupo na nagkaroon po ako ng orientation sa charismatic, sapagkat doon sa Padre Garcia, ang aking lolo, napaka-active sa charismatic nung ako'y elementary. Pumupunta doon sa Padre Garcia, sina Bimbong Crisologo, Dondon Nakar, yan yung mga unang grupo ng mga charismatic nung 1980s na nakakasama namin doon sa Padre Garcia. Sapagkat ang aking lolo, ang aming pamilya, active sa charismatic. Kaya alam kong mulat sa pulay talagang yung charismatic eh,
charismatic na ang tawag ko sa mga yan eh. Sapagkat ako'y bata, tataka ko, ba't may natutumba, may, ano, isan may nagwawala, mga nagsasyalala, kung ano-ano mga ginagawa. Ano kayong magic meron itong mga ito, ano? Ah, tapos maya-maya matutumba, tapos mag-share, nakakita ng liwanag, no, pagkatapos ng gawain, wala, ganun pa rin, ano, pasaway pa din. Parang di tinablan. Nung ako'y bata pa, alalang-alala ko yan, kaya nakakatuwa. Tayo sa buhay natin, sa paglilingkod sa simbahan, itong paalala sa atin na Ebanghelyo, marami tayong pagsubok na pagdadaanan. Pero kahit anong hirap at pagsubok ang dumating sa ating buhay, kung tayo ay nakatuon, ang ating buong pagkatao ay nakatuon sa tunay na paglilingkod kay Kristo, kahit anong pagsubok ang dumating sa atin, yan ay ating malalagpasan at ating mapapagdaanan. Kaya huwag tayong basta-basta bibitaw kay Kristo. Pwede natin sabihin, ayun, kaya nga, napahamak eh. Si Juan Bautista, napugutan ang ulo. Kapalit noon, yung kaluwalhatian sa langit, ang tunay na kayamanan na gusto nating makamit para kay Kristo, dapat handa tayong mag-alay ng ating buhay. Natitipon tayo kay Kristo na nagwagi laban sa lahat-lahat ng kasamaan. Lakas loob tayong lumapit sa Ama kasabay ng ating mga panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway mapanibago at magbigay saksi sa mga tamang pinahahalagahan sa buhay upang makatulong na maitindig ang mundong nasadlak sa pagkakasala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdirigmang mga bansa naway matutong mamuhay sa pagkakasundo at pagtutulungan para sa pagpapanumbalik ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang itaguyod ng buong puso ang katotohanan at labanan ng patago at pailalim na impluwensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway makarating sa pangakong walang hanggang tahanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Diyos at Ama, habang itinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin, nagpapasalamat kami sa iyong anak na siyang lumupig sa kasalanan at kamatayan. Siya na nabubuhay at nag-ahari kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang mga alay na aming inihain. Ngayong si San Ignacio de Loyola ay ginugunita namin. Sa itinatagmong pagdiriwang na siyang batis ng Tanang Kabanalan, mangyari nawa ang kami maging banal sa katotohanan.
sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ignacio de Loyola ay pinararangalan sa buhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay iniyayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, yan mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang usang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos ang hapunan, dawa kaniya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin po ninyo ang inyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparean. Alahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay. Alahanin po ninyo si Maria Rosaline na tinawag ninyo mula sa daigdig na ito, nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon pong siya'y pumanaw na, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alahanin din po ninyo, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw na. Kawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan po ninyo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaysa ng mga apostol at mga martir, kaysa ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Itinuro po sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na ituring at tawagin natin ang Diyos bilang ating Ama, buong kababaang loob. Idulog po natin sa Kanya ang ating mga panalangin, kahilingan at mga pagsusumamo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantala kami pinananabikan ang dakila araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tukayan po ninyo ang pananampalataya at huwag ang aking mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Maghangad at magbigayin tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayahang siya ating tanggapin dito sa hapag ng kanyang pag-ibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaaray ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Thank you.
Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasanawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumutulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang paghahain namin ng pagpupuri at pagpapasalamat ngayong ginugunita si San Ignacio de Loyola ay humantong nawa sa ikadarakila kailanpaman ng iyong kamahalan sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Patnubayan po nawa kayong lagi ng pong may kapal upang laging sumainyo ang kanyang kapayapaan at kaligtasang magpasawalang hanggan. Amen. At nawa ay pagpalain po kayo ng makapangyarihan at lubhang mapagmahal nating Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong taglayang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos.